Okay guys, so hello and welcome ulit sa ating channel. In this video, pag-uusapan natin yung kinakaguluhan or pinagkakaguluhan ng mga tao na nagtutudo muna nga ba si Dpet token. Of course, dadaanan din natin yung ito, nasiyo kasi naman sa mga thumbnail natin dito, yung mga pagsasign in para makakuha tayo ng V2 pet sa 7th day ng ano, doon sa pinaka-last day pag na-complete natin lahat yan. So dadaanan din natin yan as well as yung aking account and as well as yung nangyayari sa ating boss fight. Of course, titignan natin lahat ng updates kasi nga 4 or 5 days tayong nawala. So titignan natin kung ano na miss out natin. But before tayo mag-begin guys, disclaimer lang, hindi po tayo financial expert or financial advisor. Lahat po ng videos na nilalabas ko are all based on my own opinion and on my own experience ng 1 year ng paglalaro ng My DeFi Pet as well as 1 year sa mundo ng crypto. And yun guys, so pag-usapan natin, let's go straight dito sa ito yung pinost ni My DeFi Pet 6 hours ago. Now, ito na-cover natin tong June 2 nilang nilabas. Nakapagawa tayo ng video dyan. Ito ay hindi natin na-cover. Nilabas nila to June 4. Sabi nila dito, congratulations to Vietnam, now has the Vietnam VBA to develop blockchain tech as a pillar in the future of technology and metaverse. Now, honestly guys, hindi ako nakapag-research about this. I don't know anything about the blockchain association. Now, if this is something na significant or 'di ba may bigat 'di ba, then this will only add positivity towards my DeFi pet, 'di ba? Kasi ano eh, doon sa mga hindi nakakaalam guys, ha, lahat or siguro majority ng mga developers ng my DeFi pet are from Vietnam. Okay, so this will only add value doon sa my DeFi pet. Of course, hindi mabilisan in the long run. Okay? Now, ito guys, pag-usapan na natin to. Kasi ito, nakita ko to kanina, siguro mga 7, 8pm ko siguro nakita to. And nag-post sila ng parang roller coaster. And then, of course, kung hindi pa ba enough na hint ito, nag-post pa sila ng ganitong graph na may green and red. So, alam na natin na this is all about yung reading ng charts. Diba? So, sabi nila dito, we will fly on Monday night. Now, hindi sila nagbigay ng teaser parang hours before. Nilabas nila to guys, nagfa-fly na yung price ni Dpet. What am I talking about? Ito guys, si Dpet 24 hours. Within the past 24 hours. So, syempre sa ngayon, nag-subside na siya. Diba, 40 na lang siya sa ngayon. Pero, ito nga, hindi ko pa nire-refresh, 19. Ganitong price ako nakapagbenta ng Dpet earlier, right? Hindi ko inabutan nung nag-22 siya. Hindi ko inabutan 'yan. Ano 'yan? Parang 150% ba kanina? Kasi ito 119% ako nakapag-sell eh. 'Di ba? So, sa ngayon ang value niya ay nasa 14 almost 15 pesos. Still high, still higher compared naman dun sa earlier today na mga around 8.5 pesos, di ba? Now, syempre, yung mga negative people, ano na sasabihin nila? Bakit ba nagkakagulo kayo? Eh, 20 pesos lang naman ang Dpet. Nabili ko yan ng mga close to all-time high yan, almost 500 pesos na to. 400 pesos ko nabili yan, 300 pesos ko nabili yan. Guys, naiintindihan ko kayo kasi nagsimula rin ako ng crypto with my DeFi pet as my first crypto game, first NFT. So, wala pa akong kaalam-alam. And of course, dun ka matututo sa mistakes mo, right? Now, it's up to us na kung if we learn from our mistakes, and what I mean from learning ay kung iiwasan mo na ba yan, ganyan, hindi yan para sa'yo, or mag-a-adapt ka and you will learn to beat the process, or you will learn to, alam mo yun, mag-adjust, mag-adapt ka kung saan ka magpa-profit. And yun yung ginagawa ko ulit recently guys. So sabi ko nga sa inyo, sa mga bago sa ating channel, everything about my DeFi pet, subscribe kayo dahil yan naman ang lagi nating nilalabas na video. Pero sa ating channel na SMAUG ang ating pangalan ng ating channel, at Scalping and Mining Altcoins Ultimate Goal. Scalping guys ang tinatry kong practicing
medyo-medyo kasi talagang kailangan dyan medyo ano ka rin eh, nagmo-monitor ka, kaso wala nga akong time lately. Especially meron pa tayong gig sa weekend. I will be in MOA, tutugtog at kakanta doon. So meron tayong mga ibang ginagawa, and of course work, of course the business and other errands na I have to run. So hindi ako na masyadong naka-focus with scalping. Pero guys, ito sasabihin ko sa inyo, dun sa mga negative na tao, I would suggest, ito ah, kung kayo negative, every time may post si My DeFi Pet, magta-throw ka ng bash, magagalit ka, humurahin mo yung developers, I mean, hindi ko naman kayo makokontrol, pero ito masasuggest ko, unfollow nyo na lang, diba? Kasi masisira yung araw nyo, mabibwisit lang rin kayo. Now, if you think na mabibwisit nyo si developers dahil magsasabi kayo ng bad stuff, guys, it's been over a year na laging may nagta-throw ng bash sa kanila, and the project still exists, 'di ba? So baka kayo lang rin yung mapagod, oras niyo lang rin yung masayang, and also mabibwisit kayo within that ilang minutes na nagta-type kayo, 'di ba? So that's one suggestion, 'di ba? Kung wala ka na talagang faith na imposible nang bumalik ng all-time high yan, malabo ko na mabawi yung pera ko, then suko nyo na, unfollow nyo na. Now, if you're the type of person naman na you're willing to adapt, you're willing to adjust, then scalping could be for you. Now, ba't ko sinabing could be? Kasi hindi naman to para sa lahat. Kung hindi mo siya hilig, guys, kasi pag hindi mo hilig, ano, tatama rin kang aralin eh. Diba? Kasi kung pag half-hearted kang aralin ng isang bagay, baka lalo ka lang mapagastos, lalo ka lang mawala ng pera. Scalping, kung sa mga hindi pa familiar, ay yan yung pag-buy low at pag-sell high ng mga stocks when it comes to stock market. And of course, when it comes sa mundo naman ng crypto, ay tokens, right? So, let's use Dpet as an example ng isang token na pwede nating scalp, right? So, ako, ginagawa ko siya, kung hindi nyo pa napapanood yung previous kong videos, sabi ko nga, nung naabot niya yung bottom niya before ng around 11 pesos, sabi ko, tinignan ko yung buong history, yung max history ni My DeFi Pet before. Sabi ko, the lowest it went to was 11 pesos at that time, diba? As dito, somewhere here yun. Ito, mga May 11, right? Nag-start akong bumili nung mga below 11 pesos, baka 10 or 11 pesos, sabi ko. Sige, bili na nga ako. Bili ako ng, lagay ako ng 800 pesos, guys. Napakaliit lang ha, 800 pesos. Diba? Tapos nakita ko, uy, umangat. May signal para mag-sell. So sabi ko, sige, benta ko na lang. My 800 pesos was around $16, became $21. So I earned $5, that's roughly 250, maybe 280 pesos, 'di ba? Ang liit. And I've been trading probably 5-6 times pa, or 4 or 5 times pa after that. Ngayon ang hawak ko ng value is around $45. So ang sa pesos, that's what, almost 2,400 pesos. Imagine you guys, ang pera kong nilagay ay 800 pesos. 800 pesos, makakabili ka ng 41 Dpet ngayon. Pero nung bumili ako nung time na yun, guys, that was almost 100 Dpet ang nabili ko. Ngayon, ang value na ng pera ko ay 2,400. Now, hindi ko to pinagyayabang, guys, dahil napakaliit naman ng 2,400. What am I trying to point out here? What if 10,000 yung nilagay ko, guys? Nag-times 3 ang pera ko, may 30,000 ako. Nag-profit na ako ng 20,000 kung tatanggalin ko yung 10,000 capital ko. Diba? Now, I'm not saying na dapat malaki ang ilaro nyo, kasi there's always a risk na mawala yung nilalaro nyo. That's why I'm telling you, hindi to para sa lahat. Yung pagsascalp ay not for everyone. Diba? Now, mahabang topic to. Ayokong pag-usapan ng mahaba to, dahil hindi naman ako, sabi ko, hindi naman ako professional trader. Maraming videos out there. Just be careful who you watch. Pero what I'm trying to point out is, if ikaw yung tipo ng tao na you're willing to adjust, you're willing to adapt, and you're willing to find other ways to get your ROI
get your money back, yung capital na nilagay mo with my DeFi pet, kung naglagay ka ng 10,000 dito, you can earn your money back. Tinan mo ako, I already earned times 3 ng aking money, di ba? And that's not even a month of scalping. At nagsistart pa lang ulit ako mag-practice, guys. Diba? How much more kung mas matagal akong makapag-practice? How much more kung mas malaki yung nilalaro kong amount? Diba? Mas malaki yung potential kong kitain. So, that's another way. Now, sabi ko, unang type of person is negative, puro negative. Don't waste your time. Second person, willing to adjust, willing to adapt. Then you, it might be for you itong scalping, itong pagte-trade, pagtitingin ng charts, it might be for you. Third type of person, if you're a very patient person, kasi ito guys, alam natin na may risks to. Now, the potential of an NFT does not usually show within a span of a year or 2 years. Kung yung very first nga at pinakamalaki na Axie Infinity, it took 3 years para mag-boom at mapansin ng mga tao na it's really profitable. Took about 3 years para mag-cultivate. Then, I'm not saying na it's gonna take 3 years for my DeFi pet. It might be quicker, it might be longer. Pero if you believe in the project and you're willing to take that risk, and if you're that type, kayo yung third type of person na you're very patient, you're willing to wait it out, diba? Then, just play as passive as you want. Kung ako for example, ayoko mag-sacrifice ng tulog ko, hindi yung para mag-alarm pa ako ng 3 a.m. para maglaro ng my DeFi pet. Hindi ako mag-alarm ng every 30 minutes para mag-harvest. Hindi. Play it as much as you want and as little as you want. Pero kung mag-stick at mag-hold doon ka, you don't know kung ano yung pwede mong ma-harvest na earnings and rewards in the future. Who knows? It might be zero, it might be a lot. It might be times 5 your money, it might be times nothing, di ba? So, hindi natin masabi. Now, when it comes with, haba na nun ng ating video, syempre ito guys, sa mga hindi pa alam to, I'm sorry dahil itong cake na to, kung hindi nyo pa rin alam, pag kinlik nyo ay pwede kayong mag-sign in every day. So, but ko sinasabing sorry kasi hindi nyo na pwedeng balikan yung day 1 to 5. Ngayon, day 6, pwede na natin i-click. So, click na natin yan. Magkakaroon ng check and of course, mag-a-appear tong birthday reward na to. So, 500 purple diamonds this time around. One last tomorrow. Pag na-click natin to, we will get 50,000 pet food and at the same time, we can claim this. Dahil ang account ko naman ay level 20 and above na, diba? So ang account niyo, kung account niyo ay bago, which I don't think ay may nanonood dito na parang below level 20 ang account. Kung meron man, baka very rare 'yun mangyari. Pero yan, syempre gagawa tayo ng video para makita natin. And of course, para makita niyo rin kung ano ang pet na lalabas diyan sa egg na makukuha natin. Sabi nga nila dito, there will be 100,000 V2 eggs. So, who knows, paunahan ba to? I don't know, di ba? Pero syempre, gagawin natin ang video yan. And, of course, daanan na rin natin ang World Boss bago natin tapusin ang video na to. Habang naglo-loading ang screen ng World Boss or ng Boss Event, Boss Fight, I make sure guys to subscribe sa ating channel. It motivates me to keep making videos. Syempre pasensya na at medyo matagal tayong nawala for 4 to 5 days, pero of course anytime na may important update, syempre gagawin natin yan as soon as we can. So ayan, as you can see guys, level 32 boss na ang na-defeat. So syempre mamayang 3 a.m, which is around 1 hour and 15 minutes from now, mag-a-appear. I have 4,016 elixir na, so na-reach na natin tong bracket na to. Anything moving forward is already ridiculously small na ang makukuha ko. Kahit na ano pang pet ang ilapag ko, dahil ang pets ko naman ay walang spirits, diba? Meron akong mga ultimate, tatlo or apat, pero walang spirits. So ayan, so far yan. And ang discarte ko ngayon, kung
gusto nyong malaman ay tenga lang muna tayo sa elixir. Hindi muna tayo magpapapalit ng to Dpet. Hindi dahil because of this, pero dahil gusto kong may hawak muna ng elixir. Dahil sa ngayon guys, mura naman ang value ng Dpet. It's not worth it to trade to Dpet para lang makapag, alam mo yun, mag-take ng profit, diba? So, meron naman ako nilalarong money for Dpet. Once na I see that pwede na ulit bumili, may buy signal na ulit, then titignan ulit natin, right? So, but yun lang muna for now guys. Mahaba na yung ating video. I hope na meron kayong napulot ditong information, diba? So, if this video has been helpful sa inyo, entertaining, informative, please consider subscribing sa ating channel. Tulungan niyo po ako ma-reach na natin ang aking goal na 1,000 subs. Dahil pag naka 1,000 subs tayo, I will be giving away 30 Dpet. 30 Dpet, guys. Okay? Regardless kung anong price ni Dpet, guys. Alright? So, yun lang muna, guys, for now. Keep safe always. God bless. And stay tuned sa ating next video. Bye!